Pagpasok pa lamang sa loob ng kondo ni Bea ay nagmadali na niyang hinubad ang suot niyang pulang dress na hapit sa kanyang katawan dahil sa pagkasabik sa gagawin nila ni Max. Kagagaling lang kasi nila sa birthday party ng isa nilang kaibigan kaya naparami ang kanilang nainom. Ipininid niya ito sa likod ng pinto at hinaklit ang natitira nitong tela sa katawan. Tsaka niya marahas na ipinasok ang kanyang jumbo hotdog. Hindi pa nakontento si Max sa pagharurot ng kanyang armas, ay idiniin pa niya ito na halos magkulay puti na ang mga mata ni Bea. Mabigat ang paghinga na parang hinihingal na kalabaw na ipinatong ni Max ang kanyang baba sa balikat nito at kinagat na parang gutom na bampira ang maputing leeg nito. Lumilikha ng ingay ang pagsasalpuka ng dalawang katawan. Hanggang sa hilain na niya si Bea papunta sa kwarto nito at pabalya na itinulak sa malambot na kama. Walang pag-iingat niya itong kinubabawan. At muling ibinaon sa mainit na hukay ng kuweba nito ang kanyang hilaw na karne. Mas binilisan pa nito ang pangangabayo hanggang tuluyang nangisay silang dalawa nang marating na nila ang ikawalong langit. Max, wala ka ba talagang balak na magkaanak na tayo? Ayaw mo ba akong pakasalan? Tanong ni Bea kay Max habang naghihintay siyang matapos si Max sa shower. Ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre meron, kaya lang hindi pa ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Alam mo naman na busy pa ako sa negosyo ni Dad. Bakit? Ikaw ba? Wala ka ng ibang pangarap bukod sa magpakasal tayong dalawa? Usisa niya dito. Lumapit si Bea at sumabay ng ligo sa kanya sa ilalim ng shower. Hindi ko alam kung kaya ko pang maghintay ng matagal. Ilang taon na rin tayong magkasintahan pero kahit engagement ring, wala ka pa rin na isusuot sa akin. Pagtatampo niya dito habang pinaglalaruan niya ng kanyang daliri ang pasas ni Max. Tsaka na natin pag-usapan yan, sagot ni Max sa kanya. 3 taon na silang magkarelasyon ni Bea, ngunit hindi pa rin niya maramdaman sa sarili niya kung handa na ba siyang pakasalan ito. Aminado siyang kaya siya nitong baliwin sa kama. Ngunit hindi niya makita kay Bea ang ideal woman na gusto niyang makasama. Laki kasi ito sa luho ng mga magulang, spoiled brat at walang alam sa buhay kundi mag-shopping at lustayin ang pera na pinaghihirapan ng kanyang mga magulang. Madaling araw na nang makauwi si Max sa bahay niya kung saan kasama niyang nakatira ang kanyang mga magulang. Pagkapasok niya sa kwarto ay ibinagsak niya ulit ang katawan niya sa malambot na kama. Muli siyang humirit ng pagtulog dahil ramdam pa rin niya ang hangover niya kagabi. Nang magising si Max ay napatingin siya sa kanyang relo, lagpas 9:00 na ng umaga. Mabuti na lamang at weekend ngayon, hindi niya kailangan na gumising ng maaga upang pumasok sa opisina. Nagsuot siya ng bathrobe dahil naka-boxer lang siya at hinayaan niya lang na nakakalat ang kanyang mga hinubad na damit sa sahig pagkatapos ay lumabas na siya ng kwarto. Magulo pa ang kanyang buhok at hindi pa niya gaanong maidilat ang mata dahil sa antok at sakit ng ulo. Bumaba siya sa hagdan upang kumuha ng tubig sa kusina. Nakabakasyon ngayon ang kanyang mama at nasa school naman ang dalawa niyang kapatid. Ang kanyang ama naman ay nasa abroad para negosyo nila doon. Kaya kung may makikita man siyang tao ngayon, siguro puro kasambahay niya. Pagpasok niya sa kusina ay siya namang pagsara ng pinto ng babaeng nakatalikod sa kanya at nang humarap ito ay kumunot ang noo niya. Who are you? Tanong ni Max at pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Ako po ang bago niyong katulong. Sagot ng babaeng napakasimple ang mukha at walang kaayos-ayos sa sarili. Nakasuot ito ng pangkasambahay na damit at nakalugay ang hanggang bewang at itim nitong buhok. Katulong? Ikaw? Opo sir, may kailangan po ba kayo? Nakangiting tanong nito sa kanya. Ang simpleng mukha ay nagkaroon ng kulay ng ngumiti ito. Napatulala siya sandali sa matamis ng ngiti nito sa labi
pero kaagad din niyang nahanap ang sasabihin niya. Dalhan mo ko ng water sa kwarto, yung maraming ice. Utos ni Max sa kanya at tinalikuran na niya ito. Naiwan na nakakunot ang noo ni Sylvia sa kanya. Nandito na siya pero hindi pa niya hinintay. Akala siguro niya hindi nakakapagod magpabalik-balik sa itaas. Nakangusong reklamo ni Sylvia pero kaagad din naman niya itong sinunod. Pichel na may lamang tubig at maraming yelo na nakalagay sa isang tray at isang baso ang dala niya pag-akyat sa mataas na hagdan. Kakapasok lang niya sa pamilya Licarpio dahil dinala siya ng kaibigan ng kanyang inay. Naghahanap daw kasi sila ng dagdag na katulong kaya pumayag naman siya dahil hindi na niya alam kung paano babayaran ang utang ng kanyang ina na naiwan sa kanya. Pati na rin ang ginamit niya upang mapalibing ito. Walang-wala na kasi silang pera dahil nabubuhay lang sila sa mga patahi ng kapitbahay. Kaya minsan ay sapat o kulang pa ang kanilang pera para makaipon. Kung hindi inataki ang kanyang inay ay hindi siya mag-isa ngayon. Kahit mahirap ang buhay ay okay lang sa kanya. Pero iniwan pa rin siya nito at kailangan niyang tatagan ang kanyang loob upang kayanin niya na mabuhay mag-isa. Mukha namang mabait ang mga amo niya at wala siyang problema dito. Kumatok muna siya upang ipaalam na nasa labas na siya ng kwarto. Nagulat siya nang magbukas ang pinto at bumungad sa kanya si Max na nakatapis ng tuwalya. Come in! Niluwagan niya ang pinto upang makadaan si Sylvia. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Sylvia ang mga damit nitong nagkalat sa sahig at ang magulo nitong kama. Ipinatong niya ang tray sa ibabaw ng table. Pulutin mo na rin ang mga damit ko at pakiayos na rin ang kama ko. Dagdag na utos sa kanya. Yes, sir. Mabilis na dinampot ni Sylvia ang mga damit nito at inilagay sa lagayan ng pinagbihisan. Pagkatapos ay inayos naman niya ang higaan ni Max. Mataman lang na nakatingin si Max sa mahinhin na kilos ng kanilang bagong katulong. Pagkatapos mo dyan, sabihin mo kay Manang Fe na ipaghanda ako ng breakfast. Tapos dalhin mo na lang dito. Utos ulit ito sa kanya. Tumigil sa pag-aayos ng comforter si Sylvia at tumingin sa kanya. Yes, sir. May iuutos pa po kayo? Nakangiting tanong niya dito, pero sa loob niya, naiinis siya sa ipinapakita nitong pag-uugali. Ayusin mo na rin yung mga books ko sa office ko. Matagal na rin na hindi yun nalilinisan. Tumango si Sylvia. Wala na po? Ulit na tanong niya. Baka kasi marami pa itong ipagawa sa kanya, maigi na yung matapos niya ng maaga para makapagpahinga din siya. Kasi hindi pa siya nakakabawi ng tulog dahil ilang araw na rin siyang puyat simula nang mamatay ang kanyang ina. Tapos na mamahay pa siya sa bago niyang kwarto. Mamaya iisipin ko. Kung tapos ka na, lumabas ka na. Napasinghap si Sylvia at inayos ang pagpag ang ibabaw ng kama bago tuluyang tinungo ang pinto. Mabuti pa yung dalawa niyang kapatid mga malinis sa kwarto. Samantalang siya, kaunting lagay lang ng mga pinagrumihan na damit, hindi magawa. Mahinang bulong ni Sylvia nang maisara na niya ang pinto. Pagkababa niya ay sakto naman na nasalubong niya si Manang Fe, kaya sinabi na rin niya ang utos sa kanya. At kaagad din naman itong kumilos. Ipinag-init siya nito ng wet bread at nilagyan ng itlog, kamatis at mayonnaise na palaman. Nagluto din ito ng scrambled egg at bacon, tsaka nagtimpla ng kape sa tasa. Si Manang Fe muna ang gumawa dahil hindi pa niya alam ang gagawin. Nang maayos na ang almusal, ay ipinahatid na ito sa kanya sa kwarto. Kumatok siyang muli pero bukas naman at may kaunting siwang ang pinto kaya pumasok na siya. Sir, nandito na... Ilagay mo na lang sa table. Wika ni Max. Napansin ni Sylvia na bagong ligo na ito dahil basa na ang buhok nito at tumutulo pa ang tubig sa maganda nitong katawan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa babasagin na table at nang aalis na siya ay siya namang paglapit ni Max sa kanya. Napaatras siya dahil akala niya ay kung ano ang gagawin nito.
Yun pala ay inabot ang tinapay sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay sinubo ito. Tumingin ito sa kanya kaya hindi maiwasan na kabahan din si Sylvia. Lumabas ka na at linisin mo na yung office ko. Make sure na wala kang gagalawin ng mga documents doon. Tsaka walang maiiwan na alikabok. Yes, sir. Mabilis na lumakad si Sylvia sa pinto at isinara ito. Hindi niya maiwasang mainis dahil naramdaman niya ang pagiging presko nito at masyado pang palautos. Pero inaamin din niyang higit na malakas ang sex appeal nito at magandang lalaki ito sa personal kesa sa picture nito na nakita niya sa kwarto. Hingal siyang umakyat dahil nasa second floor ang kwarto nito at patungo sa matarik na attic naman ang opisina nito. Bakit kasi kailangan malaki ang bahay? Iilan lang naman silang nakatira dito? Reklamo niya sa sarili nang makarating na siya sa taas. Huminga muna siya ng malalim bago binuksan ang pinto. Pagbukas niya ay tumambad sa kanya ang malaking opisina. Opisina ba talaga to? Parang kasing laki na ito ng library sa kolehiyo ah. Bulalas niya. Isinara niya ang pinto at nagumpisa na rin siyang linisin ang buong silid. May dala na siyang walis at pamunas. Nagdala rin siya ng vacuum para sa mga alikabok. Inuna niyang ayusin ang mga nagtumbahan na libro. Pinunasan niya ang mga estante at dahil hindi niya gaanong abot, ay umakyat pa siya gamit ang bangko. Inihit din siya ng ubo dahil sa alikabok. Pagkatapos ay inayos niya ang patas ng mga libro, sunod niyang nilinis ay ang mesa at mga upuan pati ang isang set ng sofa. Naghihikab na siya dahil sa antok na nararamdaman niya. Sinunod niyang nilinis ay ang banyo sa loob at ilang minuto din bago niya malinis ito ng tuluyan. Tumuloy naman siya sa sahig. Sinigurado niyang ni isang alikabok ay walang masisinghot ang amo niyang masungit. Pagkatapos niyang maglinis at magsaayos ng table ay tsaka lang niya naramdaman ang labis na pagod. Pero worth it naman dahil napakintab niya ang sahig at malaki ang naging pagbabago nito mula kanina na pumasok siya. Itinali pa niya ang kurtina para mas lumiwanag sa kabuuhan ng silid. Grabe, nakakapagod. Pero hindi naman siguro masama kung magpahinga muna ako. Sambit niya sa sarili. Humanap siya ng magandang pwesto na hindi siya agad makikita. Siguro hindi naman siya pupunta doon sa likuran kung sakali man na pumunta siya dito. Nakangising bulong niya sa sarili. Kaagad siyang nagtungo sa likod ng pinakahuling pinaglalagyan ng mga libro at sa pinakasulok siya nagtago upang humanap ng mapag-iidlipan. Umupo siya sa sahig at sinandal ang likod sa dingding. Tapos ay dinerecho niya ang kanyang paa at pinag-cross niya ang kanyang kamay para hindi siya mangalay. Pagkatapos ay pumikit na siya para makapagpahinga kahit 5 minuto lamang. Samantala, inikot na ni Max ang buong bahay, hindi niya mahanap ang bago nilang maid. May naisip kasi siyang ipagawa dito. Nasaan na kaya ang babaeng yun? Bulalas ni Max. Nagpasa siyang umakyat na lamang sa opisina at nang buksan niya ang pinto ay malinis at mabangong amoy ang bumungad sa kanya. Mukhang expert maglinis ang babaeng yun ha. Dibale, baka napagod siya sa paglilinis. Mamaya ko na lang hahanapin. Sa isip ni Max. Kaagad siyang umupo sa swivel chair at binuksan ang dala niyang laptop. Wala siyang kamalay-malay na nasa dulo lang pala si Sylvia at mahimbing nang natutulog. Napatingin siya sa pinto nang bumukas ito at bumungad sa kanya si Bea. What are you doing here? Kunot noon na tanong niya dito. Pumasok ito at isinara ang pinto bago lumapit sa kanya. Labas tayo para mag-date. Wika nito sa kanya. Pinagmasdan pa niya ito mula ulo hanggang paa. Date? Tapos ganyan ang itsura mo? Kulang na lang magtupis ka sa suot mo eh. Saway ni Max sa kanya. Palagi na lang kasi seductive manamit si Bea, kaya hindi niya maiwasan na pagtinginan ng mga tao ito kapag lumalabas sila. Bukod sa labas na ang kalahating dibdib nito,
at kalahating dangkal na lang at kaunting yuko, masisilipan na ito. Ano ka ba? Lumapit si Bea sa kanya at kumandong paharap sa kanya. Matagal na akong ganito manamit. Wala namang masamang maging confident, di ba? Nangaakit na tanong ni Bea sa kanya. Bumigat ang paghinga ni Max, pero pinigilan niya ang kanyang sarili dahil nasa office sila. Bea, sa ibang araw na lang, marami akong ginagawa. Pigil niya dito pero ikinawit pa nito ang kanyang kamay sa leeg at ikiniskis ang kanyang kasalanan sa umbok nito na ngayon ay unti-unti na ring nagre-respond sa ginagawa ni Bea sa kanyang pang-aakit. Mas importante ba yan kesa sa akin? Bulong niya sa tenga nito. Pagkatapos ay kinagat niya pa ang labi ni Max. Hindi na napigilan ni Max ang sarili at kaagad na niyang sinunggaban ng halik si Bea. Para silang gutom na kinakain ang labi ng isa't isa. Gumapang ang kamay ni Max at pinisil ang kanyang monay na ikinaungol naman ni Bea. Lalo pa siyang gumiling habang nakakandong dito upang magkiskisan ang kanilang mga sandata. Umungol si Bea ng laruin nito ang kanyang sensitibong perlas ng silangan at inikot-ikot pa nito na lalong ikinahigpit ng yakap ni Bea sa leeg nito. Kapwa sila darang na darang sa tawag ng laman at hindi na nila napansin ang gulat na mukha ni Sylvia. Dahil sa gulat ay hindi niya nagawang makapagtago, kaya nang dumilat ng mata si Max ay nagulantang siya at naitulak niya si Bea kaya nahulog ito sa sahig. Aray! Max naman! Ahangil nito at dahan-dahang tumayo habang hawak ang nasaktan na balakang. What the hell are you doing here? Galit na sigaw ni Max kay Sylvia. Napabalik si Sylvia sa sarili at napayuko dahil nahiya siya sa nakita niya. Sorry po, Sir Max. Get out! Putol niya sa kanya. Pero sir, hindi ko naman I said, get out now! Ulit ni Max. Nagmadali niyang tinungo ang pinto at lumabas na siya kaagad dahil natakot siya sa sigaw ni Max. Napasabunot si Max sa sarili at napaupo sa swivel chair. Bumalik sa isip niya ang mukha ni Sylvia nang makita sila sa ganoong postura. Mabuti na lamang at hindi pa niya naipapasok ang kanyang alaga dahil kung hindi, talagang mas malala pa sa kahihiyan kapag nalaman ito ng kanyang mga magulang. Hay! Bagong katulong niyo? Nakangiwing tanong ni Bea sa kanya na ikinatangu niya. I'm sorry kung naitulak kita. Bukas na lang tayo lumabas. Marami talaga akong tatapusin ngayon. Paliwanag ni Max sa kanya. Kahit labag sa loob ay napilitan na lumabas si Bea. Nasalubong pa niya si Sylvia at pinasadahan niya ito ng tingin. Ma'am, sorry po. Nakayukong sabi ni Sylvia sa kanya. Okay lang. Pero next time na sirain mo ulit ang araw ko, may paglalagyan ka na sa akin. Banta ni Bea sa kanya at inirapan siya nito. Bago ito tuluyang lumabas ng bahay, sinundan pa ito ng tingin ni Sylvia. Grabe, ang ganda ng babaeng yun at ang sexy pa. Parang diyosa. Pero masama din ang ugali. Naiiling na bulong ni Sylvia sa sarili. Nasalubong niya si Manang Fe at inutusan siyang magdala ng kape sa opisina. Nagmadaling umalis si Sylvia upang ipagtimpla ito ng kape. Pagkatapos ay umakyat na ulit ito sa attic. Hingal na ulit siya nang makaakyat dahil hagdan lang ang gamit niya. Ay, kapag ako nagbahay, isang di pa lang ang pagitan para hindi ako magkarayuma sa kakaakyat. Bulalas niya. Nag-ipon muna siya ng hangin sa dibdib bago siya kumatok sa pintuan. Come in! Narinig niyang tugon nito. Niyuko niya ang ulo niya upang iwasan ang mga tingin nito. Sir, ito na po yung coffee niyo. Wika ni Sylvia sa kanya. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa nito. Dinampot agad ni Max at ininom. Pero bago pa siya makatalikod ay nagulat siya nang ibuga nito ang kape sa tabi niya. Kape ba talaga to? Bakit mas malamig pa sa nguso ng aso?
inis na singhal ni Max sa kanya. Pasensya na po kayo, sir. Natagalan ako sa pag-akyat kaya lumamig na ang kape niyo. Abat mangangatwiran ka pa? Kung binilisan mo ang pag-akyat, edi sana mainit pa to. Litanya ni Max sa kanya. Napakuyom siya ng kamay na nasa likuran niya. Pangalawang araw pa lamang niya sa trabaho at kanina pa siya nakakatikim ng singhal mula dito. Bumaba ka ulit at dalhin mo dito ang thermos. Tapos dito ka magtimpla. Nagkakaintindihan ba tayo? Seryosong utos nito sa kanya. Hindi magawang tingnan ni Sylvia ang mukha ni Max dahil alam niyang galit ito. Opo. Tumalikod na si Sylvia at lumabas ng pinto. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at kagatlabi siyang napatingin sa pinto. Akala mo kung sinong gwapo? Nuknuka naman ang sama ng ugali. Gigil na bulong ni Sylvia. Minumuestra pa niyang gustong suntukin ang mukha nito, pero nanlaki ang mata niya nang bumukas ang pinto. What are you doing? Kunot noon na tanong ni Max sa kanya. Nililinis ko lang po ang pinto. Sobrang alikabok na rin kasi. Nakangising sabi niya sabay punas ng pinto sa manggas ng suot niyang damit. Hindi yan ang inuutos ko sa'yo, kaya bumaba ka na to get my coffee. Singhal nitong muli. Halos mahulog na siya sa hagdan sa pagmamadaling makababa. Samantala, naiiling na sinundan ni Max ng tingin ang papalayong si Sylvia. Nakita niya kasi ang anino nito sa ilalim ng pinto, kaya may ideya na siyang naruroon pa ito at alam niyang minumura na siya nito. Kaya lalong umiinit ang ulo niya sa bagong maid nila. Humihingal na napakapit si Sylvia sa railings ng hagdan. Nasa ikatlong palapag pa lamang siya ng bahay at pakiramdam niya hindi na niya kaya pang humakbang. Bukod sa thermos niyang dala, ay may dala din siyang tray kung saan nakapatong ang tasa, kapibarako, asukal at ang creamer na nakalagay sa ceramic na lagayan, kaya kapag nagkamali siya ng hakbang, ay siguradong mababasag ang dala niya. Kaya ingat na ingat siyang umakyat. Nanunuyo na rin ang kanyang lalamunan dahil sa singhal kabayo niyang paghinga. Nang makarating siya sa dulo ng hagdan kung nasaan ang atik, ay huminga muna siya ng malalim bago siya kumatok ng pinto. Come in! Tumayo siya ng tuwid at maayos na humakbang papasok sa loob. Doon mo na lang ipatong. Utos ni Max sa kanya sabay turo sa maliit na mesa. Nagtungo siya sa mesa at sinunod niya ang utos nito. Ipinatong niya ang lahat ng dala niya at nagsimula siyang nagtimpla ng kape ni Max. Abala si Max sa pagtitipa ng kanyang laptop nang lumapit si Sylvia. Sir, kape mo. Wika niya sabay patong sa working table nito. Nag-angat ng tingin si Max sa kanya pagkatapos ay tinignan ang kape na ibinigay nito. Baka matabang na naman yan kagaya ng kanina. Saad ni Max. Tikman niyo po muna, pwede naman dagdagan kung kulang. Galit ka ba? Usisa ni Max sa kanya sabay dampot ng tasa. Hindi po, nagpapaliwanag lang. Hinintay niyang sabihin itong okay ang timpla niya para makaalis na siya. Pero matagal na siyang nakatayo, wala pa rin itong sinasabi. Sir, bababa na po ako kung wala na kayong ipag-uutos. Paalam niya dito. Kanina ka pa dapat bumaba. Dalhin mo na rin yung mga kalat na dinala mo dito. Napasinghap si Sylvia at pinigilan ang sarili na mainis. Mabuti na lang at mas madali ang bumaba kesa umakyat. May natitira pa naman siyang lakas mag-akyat panaog sa ikatlong floor ng bahay, kaya kaagad niyang kinuha ang mga condiments at dinala niya palabas ng office nito. Nako, bakit ang tagal mo? Kanina ka pa hinahanap ni Mary. Bungad sa kanya ni Manang Fen nang makababa na siya sa hagdan. Lumunok muna siya ng natuyong laway bago sumagot. Aakyat po ulit ako? Kunot noon na tanong niya. Hindi pa siya nakakabawi sa inutos ng masungit na lalaking nasa atik. Ngayon ang kapatid naman ito ang naghahanap sa kanya. Kapag nagpatuloy pa ito, ay siguradong hindi siya tatagal sa trabaho.
Nasa labas siya sa may swimming pool. Puntahan mo na siya doon. Kinuha ni Manang Faye ang dala niyang tray at thermos bago nagtungo sa likuran ng bahay. Nadatnan niya si Mary na may hawak na puting papel at nakasuot na parang suot ni na Maria Clara noong unang panahon, abot hanggang talampakan ang haba nito. Ate Sylvia, mabuti nandito ka na. Patulong naman ako. Nakangusong sabi nito sa kanya na ikinapagtataka niya. Ano po yun, Ma'am Mary? Ano ka ba? Mary na lang itawag mo sa akin. Hindi naman nalalayo ang edad natin. Tsaka hindi naman teacher ang course ko sa college, kaya wag mo na akong tawaging ma'am, okay? Nakangiting saan ito. Ipinagpasalamat ni Sylvia at mabait itong bunsong babae ng kanyang amo at sa tingin niya ay makakasundo pa niya ito. Tulungan mo naman ako sa rule ko sa play namin. Nahirapan akong mag-rehearse mag-isa at bukas na ito eh. Namumroblemang saan ito. Nako, hindi po ako magaling umarte, ma'am. Pagdadahilan niya dito. It's okay. Tatayo ka lang naman dyan at magbabasa ng kaunting linya. Ikaw ang lalaki tapos ako naman ang babae. Pangungulit pa nito sa kanya. Wala na siyang nagawa nang iabot na nito ang script na nakasulat sa puting papel. Kunwari ikaw si Roman, ako naman si Ligaya. Lahat ng linya ay babasahin mo, okay? Sundan mo lang yung sasabihin ko. Dagdag pa ni Mary sa kanya. Nakapag high school naman siya kaya alam niya kung paano bumasa. Sample muna tayo, okay? Napilitan siyang tumango pero ang totoo hindi niya alam kung paano siya makikipagbatuhan ng salita kay Mary. Magkaharap silang dalawa at hinihintay niya ang sasabihin nito. Tagulat na lamang siya nang biglang hawakan ng mahigpit ang kamay niya ni Mary. Roman, umalis na tayo dito. Sasama na ako sa'yo. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya at magkakaroon tayo ng mga anak. Siguradong magiging masaya na tayo habang buhay. Nangingilid ang luhang saad ni Mary sa kanya sa katauhan ni Ligaya. Humanga siya sa galing nitong umarte at kabisado pa nito ang kanyang linya. Ni hindi man lang tumitingin sa kopya na hawak nito. Kaya napatunganga siya dito. Ate, ikaw na! Nagising siya nang tapikin siya nito. Aha, ako na ba? Okay, wait. Nagmamadali niyang tinignan ang script na hawak niya. Patawarin mo ako, Ligaya, pero hindi maaari ang nais mo. May iba na akong mahal. Basa ni Sylvia sa script na nakalagay pagkatapos ng kay Mary. Ate, lagyan mo naman ng feelings kung magbabasa ka. Para naman hindi sayang ang luha ko. Reklamo nito sa kanya. Akala niya ay okay lang yung ginagawa niya kasi yun din naman ang sabi ni Mary sa kanya. Pero mukhang napasubo talaga siya at kailangan niya itong gawin. Patawarin mo ako, Ligaya, pero hindi maaari ang nais mo. May iba na akong mahal. Basa niya ulit sa script at nilagyan niya ng kaunting feelings. Anong sinasabi mo, Roman? Nangako ka sa akin, di ba? Nangako tayo sa isa't isa. Andito na ako sa harapan mo. At sasama na ako sa'yo. Handa kong suwayin kahit ang magulang ko. Makasama lang kita habang buhay. Patuloy na pag-arte ni Mary sa harapan niya. Kung si Mary ay bigay na bigay sa kanyang rule, siya naman ay hindi alam kung paano bibigyan ng buhay si Roman. Patawarin mo ako, Ligaya, pero hindi na tayo pwedeng magbalikan pa. Nakatakda na ang kasal ko kay Leona at magkakaanak na rin kaming dalawa. Sagot niya kay Mary as Roman. Bakit ganito naman ang pagkataon ni Roman? Nangako siya sa isang babae tapos maghahanap din pala ng ibang babae? Bulong ng isip ni Sylvia habang tinitignan ang script niya. Ano? Ikakasal ka na sa babaeng yun? Paano ako? Paano tayo? Paano ang mga pangako mo, Roman? Magsalita ka! Magsalita ka! Nagulat siya sa ginawang pagsugod sa kanya ni Mary, kaya hindi niya namalaya na napaatras na pala siya sa pool. At tuluyang nahulog sa malalim na bahagi ng pool na ikinahiyaw ni Mary. Ate! Ate! Ate Sylvia! Sigaw ni Mary nang makita niyang hirap na hirap itong lumangoy paibabaw.
Sinubukan niya itong abutin ngunit lumayo na ito. Tulong! Tulong! Pilit na lumalangoy si Sylvia dahil hindi siya marunong lumangoy, pero imbis na umibabaw ay lumulubog lang siya. Hindi naman malaman ni Mary ang gagawin. Help! Help! Sigaw ni Mary. Nagmadali siyang hubarin ang kanyang damit dahil hindi ito pwedeng mabasa at gagamitin niya ito bukas ng umaga, pero nag-aalala din siyang baka matuluyan si Sylvia. Samantalang kakababa lang ni Max ng hagdan nang marinig niya ang sigaw ng kapatid. Mabilis siyang tumakbo palabas at umikot dahil narinig niyang sa likuran ng galing ang sigaw. Help, kuya! Help! What happened? Bulalas ni Max nang makalapit siya. Napatingin sa pool si Max at nakita niyang naroon ang kanilang bagong maid na unti-unti nang lumulubog sa ilalim. Nagmadali siyang nagdive sa tubig upang sisirin ito. Iminulat niya ang kanyang mata at kitang-kita niyang wala na itong malay. Mas binilisan ni Max ang paglangoy upang mahila niya si Sylvia pataas. Ngunit nang makalapit siya ay hindi na ito gumagalaw. Kaagad niyang pinaikot ang braso sa bewang nito at lumangoy sila pataas. Inabot naman ni Mary si Sylvia habang tinataas ni Max mula sa gilid ng pool. Ate! Ate Sylvia! Gising niya dito pero wala pa rin itong malay. Kaagad na sumampas si Max at lumapit kay Sylvia. Iniawang niya ang bibig ni Sylvia para subukan na i-revive ito. Pagkatapos niya itong hingahan sa bibig, ay pinamp naman niya ang dibdib nito. Oh my God! Nag-aalalang sambit ni Mary habang nakatingin lang sa ginagawa ni Max sa kanya. Wake up! Sigaw ni Max habang patuloy siya sa pagsagip dito. Hindi pa rin gumagalaw si Sylvia kaya inulit ni Max ang procedure hanggang sa tuluyan na itong napaubo at lumabas sa bibig nito ang tubig na nainom niya. Itinagilid siya ni Max upang makahinga siya ng maayos at hinaplos nito ang likuran niya. Are you okay? Tanong ni Max sa kanya, kaya napatingin siya dito. Ikaw ang nagligtas sa akin? Tanong ni Sylvia habang hingal pa rin sa paghinga. Sino pa ba? Ano ba kasing ginagawa niyo? Masungit na namang tanong ni Max sa kanya. I'm sorry ate, hindi ko po sinasadya. Napabuntong hininga si Max at tinulungan si Sylvia na makatayo. Okay lang ako. Sambit ni Sylvia kay Mary para hindi na ito magilty sa ginawa nito. Pumasok ka na sa loob. Utos ni Max sa kanya. Inalalayan siya ni Mary papasok sa loob at sa kabilang pinto naman dumaan si Max upang makapanhik sa kanyang kwarto dahil kailangan din niyang magpalit ulit ng damit. Pagpasok ni Sylvia sa kwarto ay kaagad siyang nagtungo sa banyo upang hubarin ang nabasa niyang mga damit. Napatingin siya sa salamin at kinapa ang kanyang labi. Hindi niya alam kung paano niligtas ni Max ang buhay niya. Pero kung nalunod siya, siguradong may CPR na naganap. Hindi niya akalain na kahit masungit sa kanya si Max, ay magagawa pa rin siyang iligtas nito. Pagkatapos niyang maligo at magbihis ng panibagong uniforme, ay lumabas na ulit siya ng kwarto niya. Nagtungo siya sa sala at nakita niyang nandoon pa rin si Mary, napalingon ito sa kanya at kaagad na lumapit. Are you okay? Wala ka bang nararamdaman na masama? Dalhin kita sa ospital. Sunod-sunod siyang umiling dito. Okay na ako. Alam ko naman na hindi mo yun sinasadya. Nakangiting sabi ni Sylvia na ikinaluwag naman ang nararamdaman ni Mary. Sorry talaga. Nadala lang ako sa eksena. Ulit pa nito. I'm sorry, hindi kita nailigtas. Suot ko kasi ang gagamitin ko para bukas. Kaya hinubad ko muna bago sana ako tatalon. Nagpanik na rin kasi ako at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Mabuti na lang dumating si Kuya Max. Kung hindi, baka kung ano na ang nangyari sa'yo. Paliwanag ni Mary sa kanya.
Sabay silang napatingin sa hagdan dahil sa pagbaba ni Max. Nakabihis na ito ng pambahay at seryoso lang ang mukha nito. Ah, sir. Tawag ni Sylvia nang lagpasan siya nito. Tumigil ito sa paglakad at nilingon si Sylvia. Gusto ko lang po na magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa ginawa mo, siguro patay na ako ngayon. Wika ni Sylvia sa kanya. Wala yon. Pero sa susunod, mag-ingat na lang kayo. Seryosong sagot nito bago sila tinalikuran. Pagpasensyahan mo na si kuya ha. Seryoso lang talaga siya. Pero mabait naman yun. Pagtatanggol ni Mary sa kapatid, tipid lang ng ngiti ang sinukli niya dito. Buong maghapon siyang naglinis ng mansyon, kaya mabilis siyang nakatulog nang makapasok na siya sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay maaga siyang ginising ni Manang Fe upang makapaghanda sila ng almusal. Pinaghatid siya nito ng almusal sa kwarto ni Max. Nakakailang katok pa lamang siya nang magbukas ang pinto. Sir, breakfast daw po. Wika ni Sylvia sa kanya. Niluwagan nito ang pinto upang makapasok siya. Ipinatong niya ang tray na may lamang pagkain sa ibabaw ng mesa, katabi ng nakabukas na laptop nito. Pagkatapos ay lumabas na din siya. Babalikan na lamang niya mamaya ang lagayan ng pagkain. Maaga kasing gumising si Max para matapos ang kanyang trabaho. Dahil may lakad sana sila ni Bea mamaya, pero nagsabi ito na hindi na sila matutuloy, kaya nagpasya siyang manatili na lamang muna sa bahay. Pagkatapos ng kumain ng almusal ay lumanghap muna siya ng sariwang hangin sa veranda. Mula sa ikalawang palapag ay napayuko siya nang may marinig siyang nagsasalita. Ang gaganda niyo naman! Magagalit kaya si ma'am kung pipitas lang ako ng isa? Narinig niyang sabi nito habang nakaharap sa halaman na may bulaklak ng kulay yellow na gumamela. Nagpalingalinga muna ito bago pumitas ng isang malaking bulaklak at pagkatapos ay inilagay sa kanyang tenga. Naaaliw na pinagmasdan siya ni Max. Kinuha niya ang malaking hose ng tubig at pinihit ang gripo. Ay! Sigaw niya nang sumirit ito ng malakas papunta sa kanya. Dapat ay magdidilig lang siya ng halaman, pero siya pa ang naunang mabasa ng tubig. Nagmadali siyang pinihit ang gripo upang hinaan ang tubig. Pero napaangat siya ng tingin nang may marinig siyang tumatawa. Nagulat si Sylvia nang makita niya si Max na nakangiting mag-isa at nakatingin sa kanya. Pero kaagad din itong patay mali siyang iniba ang tingin para kunwari hindi siya ang tinitignan nito. Nagmadaling pumasok si Max sa loob pero nangingiti pa rin siya sa nasaksihan niya sa garden. Habang hiyang-hiya naman si Sylvia dahil nakita nito ang kaing-ingan niya. Oh, bakit basang-basa ka? Nahulog ka ba ulit sa pool? Gulat na sa lubong ni Manang Fe. Hindi po, napalakas po kasi ang pihit ko sa gripo at sa lakas po ng pwersa ng tubig, nahirapan po kong patayin kaya po ko nabasa. Paliwanag ni Sylvia sa kanya. Ah, ganun ba? Siya magbihis ka na at isasama kita para mag-grocery. Wika ni Manang Fe. Nagmadali siyang pumasok sa kwarto upang magpalit ng damit. Magta-taxi po tayo? Tanong ni Sylvia sa kanya nang lumabas na sila ng bahay. Magpapahatid tayo kay Tonyo. Sagot nito. Hindi siya sanay sa syudad dahil laki siyang probinsya, kaya natatakot siyang mag-commute mag-isa. Next time, ikaw na lang mag-isa ang mag-grocery, kaya tandaan mo lahat ng daan natin, okay? Tumango siya sa sinabi ni Manang Fe at sumakay na rin siya sa passenger seat at si Manang Fe naman ay sa unahan katabi ng driver. Pagkarating nila sa mall ay kaagad silang dumiretso sa grocery store. Kinuha ni Manang Fe ang lahat ng kulang sa bahay at si Sylvia naman ang tagatulak ng cart. Manang Fe, matagal na po kayong kasambahay sa bahay nila ma'am at sir. Usisa niya habang namimili ng ilalagay sa cart. Oo, mga bata pa lamang si Max, nasa kanila na ako naninilbihan. Bakit mo na itanong? Ah, wala lang po. Nakangiting sagot niya. Papalabas na sila ng grocery shop nang may makita siyang pamilyar na mukha. Si Miss Bea?
Sambit niya na masiguro niyang si Bea nga ito. Pero ang ipinagtataka niya, bakit may kasama itong ibang lalaki? Hindi ito nakita ni Manang Fe dahil abala ito sa pagkontak kay Tonyo. Nanlaki ang mata ni Bea nang makita siya ng bagong maid ni Max. Kasama pa naman niya si Francis, ang may-ari ng mall at nakahawak pa siya sa braso nito. Mabilis na bumitaw si Bea at nagpaalam muna kay Francis na lalapit kay Sylvia. Wala kang nakita, okay? Nakataas ang kilay na sabi nito. Hindi niya alam kung yung iniisip pa niya ang sinasabi ni Bea o baka naman natatakot siyang isumbong siya ni Sylvia. Yes, ma'am, sagot ni Sylvia sa kanya. Wala din naman siyang balak na sabihin kay Max ang nakita niya. At isa pa, wala siyang karapatan na siya pa mismo ang magsabi noon dahil isa lamang siyang katulong. Good! I'm warning you. Kapag nalaman ni Max ang tungkol sa amin, sigurado akong ikaw lang ang nagsabi sa kanya. Dagdag pa nito. Huwag po kayong mag-alala. Wala po akong pakialam sa kung anuman ang relasyon niyong dalawa. Paniniguro ni Sylvia na ikinangisi ni Bea. Bago siya talikuran, sinunda na lamang niya ito ng tingin habang kasama ang ibang lalaki. Habang nasa daan ay hindi mapigilan ni Sylvia ang isipin ang kanyang nakita. Nagtataka kasi siya kung bakit ito nagawa ni Bea, kayong wala na naman siyang hahanapin kay Sir Max. Pero gaya nga ng sinabi niya, hindi siya makikialam dahil wala naman siyang karapatan na makialam sa kanila. Mabuti na lamang at hindi ito nakita ni Manang Fe. Kung nagkataon, baka ito pa ang magsabi kay Max nang nasaksihan niya. Pagkarating nila sa bahay ay tinulungan sila ni Tonyo na buhatin ang lahat ng pinamili nila. Tinulungan naman niya si Manang Fe na ayusin ang lahat ng mga pinamili nila sa pantry. Pagkatapos nito, magluto na agad tayo ng tanghalian. Baka nagugutom na si Max. Wika pa nito. Sige po. Kasalukuyan siyang naghihiwa ng karne nang sumulpot si Max. Manang Fe, darating yung girlfriend ko kaya damihan niyo ang lulutuin. Wika nito sabay na patingin din sila sa isa't isa. Pero kaagad siyang nag-iwas ng tingin nang maalala niya ang nakita niya sa mall. Pakiramdam ni Sylvia hindi niya ito kayang tignan sa mga mata. Pakiramdam niya, nagigilty siya sa ginagawa ng girlfriend nito. Namalaya niyang wala na ito kaya nakahinga na siya ng maluwag. Pagkatapos nilang magluto ng ulam, ay nagpaalam muna si Sylvia na magpapalit ng damit, baka natuyo na ang uniforme niya. Paglabas niya ay nadatnan niya si Max at si Bea na nakaupo sa sofa at sobrang dikit sa isa't isa. Nagkatinginan sila ni Bea kaya mabilis siyang nag-iwas ng tingin upang makabalik siya sa kusina. Dahil baka kailangan pa ni Manang Fe ang tulong niya. Oh, iha! Dalhin mo muna itong orange juice at cake sa dalawang nagtutukaan sa labas. Utos sa kanya ni Manang Fe. Nagtataka man sa sinabi nito ay kinuha niya ang tray na inabot sa kanya ni Manang Fe. Pagkatapos ay lumabas na siya upang ibigay kina Max ang merienda. Diretso sa kanya ang tingin ng dalawa. Kaya medyo nailang siyang maglakad patungo sa mesa. Maganda ang bago niyong maid, babe. Saad ni Bea. Bumaling sa kanya si Max at hinawakan ang pisngi nito. Mas maganda ka. Nakangiting wika nito sa kanya at hinalikan ito sa labi. Kaagad namang tumalikod si Sylvia dahil nailang siya sa kanyang nakita at narinig. Sylvia! Napatigil siya sa paghakbang dahil sa tawag sa kanya ni Bea, kaya napalingon siya ulit pagkatapos ay bumalik siya sa magsyota. May boyfriend ka na ba? Gusto mong makapag-asawa ng mayaman? Ipapakilala kita kay Francis. Nakangiting wika nito. Sinong Francis? Kunot noon na tanong ni Max sa kanya. Nagulat naman si Sylvia sa sinabi nito. Yung friend at kababata ko na naikwento ko na sa'yo noon. Yun yung may-ari ng malaking department store. Nakita kasi kami ni Sylvia kanina na magkasama ni Francis. Namimili din ako, pero nasa area pala siya kaya nagkita kami. Tinanong ni Francis kung kilala daw kita kaya sinabi ko sa kanyang maid siya ng boyfriend ko at
gusto daw niyang makilala si Sylvia. Paliwanag ni Bea sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Sylvia sa narinig kasi iba ang nakita niya kanina sa kinikwento ni Bea. Hindi na po, Ma'am Bea. Simpleng babae lang po ako at hindi na babagay sa mayayaman. High school lang din ang narating ko. At isa pa, pangit po ako at walang class di gaya nyo. Salamat na lang po. Tumayo si Bea at inikot ang mata sa kabuuhan ni Sylvia. Pwede na. Pumayag ka na. Madaling gawa ng paraan ang panlabas na anyo. Ipapakilala lang naman kita. Isa pa, isasama ko si Max para makilala din niya si Francis. Tsaka birthday kasi niya at bukas ng gabi gaganapin kaya sumama ka na. Pamimilit ni Bea sa kanya. What? Isasama mo ko bukas? Why didn't you tell me? Kayo na lang, isama mo siya kung gusto mo. Tumayo si Max at lumabas ng main door. Nagkatinginan silang dalawa pero kaagad din na sumunod si Bea kay Max. Nasa garden na sila at nakaupo sa sementong bench ni Max. Max, bakit naman bigla kang lumabas? Hindi pa ako tapos magsalita. Inis na reklamo ni Bea sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na nagkita kayo ng Frances na yon? At bakit aattend ka pa sa birthday niya? Kunot noon na tanong ni Max sa kanya. Don't tell me nagsiselos ka kay Frances. He's my friend, babe. Natatawang sabi ni Bea sa kanya. Nakiusap kasi siya sa akin. Since hindi naman palagi kaming nagkikita, ay pumayag na akong pumunta sa birthday niya. At si Sylvia ang bala kong irigalo sa kanya. Nakangising sabi ni Bea. What? Are you out of your mind? Anong tingin mo sa maid namin? Nakita mo ba kung gaano ka-inosente ang babaeng yun? Paano kung pagsamantalahan siya ng Francis na yun? Salubong ang kilay na sabi ni Max. Pagsamantalahan agad? Hindi naman ganun si Francis. Malay mo naman gustong mag-asawa ni Sylvia ng mayaman. Eh di ako na mismo ang naging tulay nilang dalawa. Sige na, pumayag ka na, Max. Hindi naman tayo magtatagal doon. Pamimilit ni Bea sa kanya. Inis na tumayo si Max at hinarap siya. Okay, payag na ako pero hindi tayo magtatagal doon. Napilitang sagot ni Max sa kanya. Alam niya kasing hindi siya tatantana ni Bea hanggat hindi siya pumapayag. Kinabukasan ay tanghali pa lang nasa bahay na nila Max si Bea. Bit-bit ang malaking paper bag na may lamang damit at sapatos para kay Sylvia. Alam niyang hindi ito magsusuot ng maiksi kaya casual lang ang binili niyang damit para dito. Ma'am Bea, hindi po talaga ako sasama. Pasensya na po. Pagtanggi ni Sylvia nang iabot nito ang paper bag sa kanya. Napabuntong hininga si Max dahil kahapon pa sila nagpipilitahan ay ayaw pa din pumayag ni Sylvia. Sumama ka na, Sylvia. 2 oras lang tayo roon tapos uuwi na tayo. Pagbigyan mo na si Bea. Wika ni Max kaya napatingin siya dito. Ayaw naman talaga niyang pumunta-punta sa party pero mukhang hindi siya titigilan ng magjowa na nasa harapan niya. Wala siyang nagawa kundi kunin ang paper bag na inabot sa kanya. After mo magbihis, lalagyan naman kita ng make-up. Tapos ayusin natin yung buhok mo at aalis na tayo. Nakangiting sabi ni Bea sa kanya. Labag sa loob na tumango siya dito at tinalikuran na sila. Kaagad na pumasok si Sylvia sa loob ng kanyang kwarto upang silipin ang damit na binigay sa kanya ni Bea. Simple black dress na round neck at may white ruffles ang manggas nito. Hanggang tuhod ang haba nito. Conservative naman itong tignan pero halata niyang mamahalin ang tela. Sinukat din niya ang sapatos na kulay itim din at flat. Medyo maluwag pa ito sa kanyang paa pero hindi naman halata. Pagkatapos ay naligo na siya ng mga 10 minuto bago bihisin ang damit na binigay sa kanya. Inilugay niya ang mahaba niyang buhok at sinuklayan, tapos kinuha ang puting sling bag niya na kasama sa bigay ni Bea bago siya lumabas ng kwarto. Wow! Tamang-tama lang sa'yo! Ang ganda mo pala kapag nabihisan!
masayang sabi ni Bea sa kanya. Samantalang hindi naman inaalis ni Max ang tingin niya sa papalapit ng maid nila. Ibang-iba nga ang itsura nito kesa kapag nakasuot ng pangkasambahay na damit. May naramdaman siyang kung ano sa loob niya pero sinaway niya ang kanyang sarili. Bihis na rin sila ni Bea at siya na lamang ang hinihintay. Pinaupo niya si Sylvia sa sofa at ginawa ng paraan ang make-up at buhok niya. Nagpaubaya na lang si Sylvia dahil wala na rin naman siyang magagawa kung tumanggi pa siya. Makalipas ang ilang minuto ay natapos din si Bea sa pag-aayos sa kanya. Perfect! Ang galing ko talaga! Siguradong mahuhulog na ang loob sa'yo ni Francis. Let's go! Kaagad siyang hinila nito palabas ng bahay at nakasunod naman sa likuran si Max. Naiiling na sinundan ang dalawa. Aaminin niyang magaling ang kanyang nobya dahil nagawa niyang palabasin ang ganda ni Sylvia. Bihasa kasi itong lagyan ang sarili, kaya alam na niya kung paano mas pagagandahin pa ang mukha nito. Sa unahan na piling umupo ni Sylvia katabi ng driver at si Bea at Max naman ay sa passenger seat. After 20 minutes ay dumating na rin sila sa venue. Sa isang private resort ipinasok ng driver ang sasakyan diretso sa parking lot. May mga iilan na ding naroroon na suot ang kanilang casual party dress. Sinalubong sila ng magarbong setup ng birthday party. Nasa likuran lang si Sylvia at nasa harapan naman niya ang dalawa, magkahawak pa ang mga kamay nito papasok. Pinagmasdan niya ang sarili. Malaki nga ang iginanda niya kesa kapag suot niya ang pangkasambahay na damit. Pero hindi naman siya komportable dahil ito ang unang beses na dadalo siya sa isang pagtitipon ng mga mayayaman. Francis, happy birthday! Narinig niyang bati ni Bea kaya nag-angat siya ng tingin sa kanila. Thank you. Nakangiting sagot nito. This is my boyfriend, Max Allen Licarpio. And this is my friend, Sylvia. Pakilala ni Bea sa kanila. Nakipagkamay ito kay Max bago bumaling sa kanya. Mabuti naman sinama mo siya. Wow, mas maganda ka pala sa malapitan. Nakangiting inilahad ni Frances ang kamay niya kay Sylvia at nahihiyang inabot naman niya ito. I'm Francis Salameda, the owner of Salameda Corporation. Nice to meet you. Wika nito nang hindi inaalis ang tingin kay Sylvia. Halika, I know ayaw niyo sa maraming tao, kaya naghanda ako ng special place for you guys. Nagunang maglakad si Francis at si Sylvia. Nasa likuran naman niya si Bea at Max. Pumasok sila sa villa at dinala sila sa veranda kung saan naroon ang kulay itim na sofa. At tanaw ang mga nagkakasayahan sa ibaba. May naka-two-piece pa dahil may kasamang bubble party ang event. Ang dami mo palang bisita! Mga kaibigan mo ang lahat ng yan? Tanong ni Bea sa kanya. Yup, yung iba mga colleagues ko at yung iba naman tropa. Maupo muna kayo dyan, magpapahatid ako ng wine at finger foods. Paalam nito. Magkatapat sila ng upuan at dikit na dikit si Bea kay Max. Samantalang si Sylvia ay mas binigyan ng pansin ang mga kababaihan na naglalaro ng bubble sa pool na nasa harapan nila. Gusto mong maligo? Nakangiting tanong ni Bea sa kanya. Nako, hindi po ma'am Bea. Mabilis na sagot niya. Naninibago kasi siya dahil ito ang unang beses niyang makakita ng mga babaeng kakapiraso na ang mga suot na damit tapos yung iba ay may kahalikan pa sa pool. Siguro magjojowa ang mga yun, nasa isip ni Sylvia. Pagbalik niya ng tingin sa kaharap niya ay nagkatinginan sila ni Max. Abala kasi si Bea sa pag-browse ng phone niya. Kunot ang noo ni Max habang nakatingin sa kanya kaya nagbaba siya ng tingin. Maya-maya pa ay bit-bit na ng isang waiter ang malaking board na punong-puno ng cured meats, a variety of cheeses, crackers, nuts, fruits and vegetables, and dipping sauces. Habang bit-bit naman ang isa pang waiter ang apat na wine glass at ang isang malaking bote ng wine. Thank you. Kayo na ang bahala sa mga bisita. Bili ni Francis at magalang na nagpaalam ang mga ito.
Umupo si Francis sa tabi ni Sylvia at binuksan ang bottle of wine. Nagsalin siya ng apat at iniabot kay Max at Bea. Pagkatapos ay kinuha naman niya ang isa at inabot kay Sylvia. Hindi po ako umiinom, tanggi ni Sylvia sa kanya. It's okay, mababa lang naman ang alcohol content niyan. Makakauwi naman tayo ng safe. Sabat ni Bea sa kanila. Napilitan na kunin ni Sylvia ang bigay na wine. Thank you for coming here tonight, nakangiting sabi ni Francis sa kanya. Napangiti na rin si Sylvia dahil maganda ang ngiti ng lalaking katabi niya. Ang buong akala niya talaga may relasyon si Bea at Francis. Pero ngayon, hindi na niya iniisip yun. Dahil kung meron man sana, hindi na siya dinala nito at pati na rin si Max. Baka nagkamali lang siya at inisip ni Bea na isusumbong niya kay Max na may kasama siyang lalaki. Kaya inunahan na niyang sabihin na kaibigan niya ito. Cheers! Masayang sabi ni Bea sabay taas ng kanyang wine glass. Ginaya naman ni Francis at ganun din si Max, kaya ginaya din ni Sylvia ang ginawa nila. Pinagdikit ang kanilang mga wine glass at ininom. Nagulat si Max nang inisang lagok nito ang wine, samantalang sip lang ang ginawa niya. Wala nang laman ang baso ng ibaba ito sa mesa ni Sylvia. Akala ko ba hindi ka umiinom? Eh bakit mukha kang tanggero sa gilid ng daan kung makainom ka ng wine? Natatawang sabi ni Bea sa kanya. It's okay, marami pa akong stocks. Kahit ilang bote pa ang maubos mo, okay lang. Basta huwag kang tatawag ng uwak dito, ah. Natawa si Bea sa sinabi ni Francis, pero seryoso lang si Max. Napatingin na rin si Sylvia kahit hindi niya magets ang sinasabi nito. Sinalinan niya ulit ito ng wine sa baso. At inabutan ng cheese, tinanggap naman ito ni Sylvia. Hindi niya akalain na sa kalahating baso na laman ng wine ay mag-iinit agad ang kanyang sikmura. Ang sabi kasi ni Francis kanina, hindi naman mataas ang alcohol content nito. Pero alam pa rin naman niya ang nangyayari. Na-e-enjoy na rin niya ang malakas na tugtog. By the way, Francis, kumusta na business niyo? I heard magkakaroon na kayo ng brunch sa ibang bansa. Baka lalo ka nang maging busy at makalimutan mo na ang mag-asawa. Wika ni Bea na ikinangiti ni Francis. Hindi ah. Sisiguraduhin kong magkakaroon muna ako ng asawa bago mapatayo ang branches doon, para may kasama naman ako sa malamig na klima. Ang hirap kayang yakapin ang sarili. Natatawang sabi nito sabay baling kay Sylvia na abala sa pagngat-ngat ng malaking tipak ng cheese. Ikaw, Max, kailan kayo magpapakasal? Napatingin si Max kay Francis at hinihintay din ni Bea ang kanyang sagot. I don't know. Marriage is not my priority for now. But I know she understands me and my decisions. Seryosong sagot ni Max sabay baling kay Bea na nasa tabi lang niya. Nabura ang matamis ng ngiti ni Bea at dinampot ang wine glass. Inisang lagok din niya ang laman nito. It's okay, mga bata pa naman tayo. Tsaka dapat stability muna ang pinagtutuunan natin ng pansin bago ang pag-aasawa. Dagdag naman ni Francis bago bumaling kay Sylvia. Ikaw, kailan ka ba mag-aasawa? Do you have a boyfriend? Diretsong tanong nito sa kanya. Ako? Wala po. Wala po akong balak mag-asawa. At wala din akong boyfriend since birth. Nakangiting sabi nito. Mataman lang na pinagmamasdan ni Max ang namumulang mukha ni Sylvia. Siguradong tumalab na ang wine na ininom nito. Cheers! Para sa mga taong ayaw pang magkaroon ng masayang pamilya. Bulalas ni Bea na nakakalimang tagay na. Tama na yan, Bea. Marami ka nang nainom. Saway ni Max sa kanya pero tinapik niya ang kamay nito at inisang inom ang laman ng wine glass. Naiiling na pinagmasdan na lamang niya ang dalawang babaeng parang nagpapaligsahan sa pag-inom ng alak. Isang oras ang mabilis na lumipas ay bangengi na ang dalawang babae.
samantalang pinigilan naman ni Max ang uminom ng madami dahil sa dalawang babae na kasama niya. Ihatid na kita! Alok ni Francis kay Sylvia pagkatapos nilang maubos ang dalawang bote ng wine. Isinakay ni Max si Bea sa loob ng kotse. Bago bumaling kay Francis na nakaalalay sa lasing at babagsak na si Sylvia. Hindi na kailangan. Salamat sa imbitasyon mo. Uuwi na kami. Seryosong sabi ni Max at isinakay si Sylvia sa unahan at nilagyan ng seatbelt bago pumunta sa likod. Kumaway pa si Francis sa kanila bago paandarin ang kotse pauwi sa mansyon. Mang Tonyo, sa kondo muna tayo ni Bea. Utos ni Max sa kanyang driver at kaagad naman itong sinunod. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa kondo ni Bea. Binuhat niya ito papasok sa loob at sumakay pa siya sa elevator para makarating sa kondo nito. Max, dito ka na matulog. Nakapikit na sambit ni Bea sa kanya habang ibinababa niya ito sa kama. Alam niyang masama ang loob nito sa kanya dahil gusto na nitong magpakasal sila pero ayaw niya. Dahil hindi niya alam kung kaya ba niyang panindigan ang mas seryosong relasyon nila. Mahal niya si Bea pero nakakarinig na rin siya ng hindi maganda tungkol dito at ayaw niya itong tanungin. Mas gusto niya siya ang makaalam ng lahat kung totoo nga ang mga nalaman niya. Hindi pwede. Kailangan kong umuwi. See you later. Magpahinga ka na. Kinintilan niya ito ng halik sa noo. Akmang aalis na sana siya pero tumunog ang phone sa pouch nito kaya binuksan niya yon. Dahil baka importanteng tawag. Nakita niyang hindi nakaregister ang number nito kaya sinagot niya ang tawag. Baby, bukas ng alas 3 ng hapon ha. Huwag mong kalimutan sa Asia's Hotel. I will wait for you. Pinatay ni Max ang tawag at binitawan niya ang phone ni Bea na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Kinumutan pa niya ito bago siya lumabas ng kondo. Pagbaba niya ay laglag na ang ulo ni Sylvia sa upuan, kaya nilipat niya ito sa likuran. Hating gabi na nang makarating sila sa mansyon at mahimbing na rin ang tulog at pagkakasandal ni Sylvia sa balikat ni Max. Sigurado siyang tulog na ang mga tao sa loob. Binuhat niya si Sylvia at dinala sa kwarto nito. Ayos, gaano ba kadami ang nainom niyo? Inis na sabi ni Max nang mahirapan siyang buksan ang pinto ng kwarto ni Sylvia. May sinasabi ka, sungit. Mahinang sambit niya. Mabuti na lamang at mataas ang tolerance niya kahit tumira pa sila ng hard drinks ni Francis kanina. Pagkapasok sa loob ay sinara niya ang pinto at nagtungo siya sa kama nito. Hindi ako masungit. Inis na sagot niya dito. Nakahawak ito sa leeg niya habang binababa niya ito sa kama. Bitaw na! Inis na sabi ni Max dahil hindi pa rin nakakabitaw sa leeg niya ang kamay nito. Kaya siya na mismo ang magtatanggal sana ng kamay nito pero nagulat siya nang kabigin ni Sylvia ang batok niya at naglapit ang mukha nilang dalawa. Bakit ba kasi ang sungit mo? Ay, ang sungit-sungit mo. Lasing na bulalas ni Sylvia sa kanya. Oh, shit. Sylvia. Mahinang daing ni Max nang halos isang dangkal na lang ang layo ng mukha nilang dalawa. Natitigan pa niya ang makinis na mukha nito. Hindi siya kasing puti ni Bea dahil maraming ginagamit ito sa katawan, pero kahit ganun sa tingin niya maalaga sa sarili si Sylvia. Bukod sa mahaba at itim na buhok nito, ay maputi at pantay pa ang mga ngipin nito. Perpekto din ang korba ng katawan nito. Kahit hindi ganoon kalaki ang hinaharap nito, siguro kung susukatin niya ay sakto lang sa kanyang kamay ang laki nito. Napatingin siya sa nakaawang nitong labi na namumula dahil sa wine na ininom nito kanina. Napalunok si Max at parang gusto niyang subukang ilapat ang labi niya. Pero nagdadalawang isip siya. Kaagad niyang tinanggal ang kamay nito sa kanyang batok at mabilis na tinanggal ang sapatos nito. Pagkatapos ay nagmadali na rin siyang lumabas ng room nito. Habol ang kanyang paghinga at malakas ang tambol ng kanyang puso
nang makalabas na siya. Pakiramdam niya nagtagumpay siyang pigilan ang tukso na lumulukob sa kanya sa loob ng kwarto. Ay, damn it! Mura niya at kaagad siyang umakyat sa kanyang kwarto. Pagpasok niya sa loob ay tsaka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Hindi niya akalain na matatamaan siya sa presensya ni Sylvia. Gayong kung tutuusin ay may nobya siyang higit pa sa kanya. Mas minabuti ni Max na mag-warm bath para ikalma ang sarili. Habang nasa loob siya ng shower, ay naalala na naman niya ang maganda at inosenteng mukha ni Sylvia. Ang natural nitong amoy baby powder at ang malambot nitong balat, pati na rin ang ngiti nito kanina na abot hanggang tenga. What did you do to me? Hindi kaya ginayuman niya ako? Bulong ni Max sa sarili. Pero imposible naman natang magkagusto ako sa kanya. Hindi kaya dahil sa kape? Kausap niya sa sarili. Pilit niyang iniiba ang kanyang isip at si Bea ang pilit niyang isiniksik sa kanyang isip. Ang mainit nilang pagtatalik sa kondo sa sofa at sa shower hanggang sa nakaraos na rin siya. Pagkatapos ng 30 minuto ay lumabas na rin siya at nagsuot ng boxer shorts bago pa dapang humiga sa kama. Kinabukasan ay napangiwi si Sylvia nang magising siya. Lumabas siya ng kwarto na hindi maipinta ang mukha. Nakaligo na rin naman siya pero wala siyang maalala sa nangyari kagabi sa kanila at kung paano siya nakauwi ng maayos. May kumot pa siya paggising niya. Oh, anong nangyari sa'yo? Agang-aga ang asim ng mukha mo. Tanong ni Manang Fez sa kanya. Po, sa tingin ko po may sakit ako. Masakit po kasi ang ulo ko. Tapos pakiramdam ko, hinahalukay ang tiyan ko. Nakangiwing sabi ni Sylvia sa kanya. Wala kang sakit. May hangover ka. Kaya dalhan mo na si Max ng kape sa itaas. Pagkatapos ay mag-almusal ka na din. Hangover? Paano niyo po nalaman? Inosenteng tanong niya. Yun kasi ang unang beses na tumikim siya ng alak pero hindi niya alam na ganito pala ang pakiramdam ng may hangover. Sabi ni Tonyo, lasing daw kayo kagabi kaya si Max ang nagbuhat sa'yo. Baka siya din ang naghatid sa'yo sa kwarto mo dahil mahimbing na ang tulog ko kagabi. Po? Bulalas niya. Tanganan niya ang tray kung saan nakalagay ang almusal ni Max. Naiilang siyang kumatok sa pinto at kaagad naman itong nagbukas. Nalanghap niya ang mabangong amoy nito dahil kakalabas lang nito sa banyo. Come in, ilagay mo na lang sa ibabaw ng mesa. Utos nito sa kanya at kaagad naman niya itong sinunod. Sir, sorry po kagabi. First time ko po kasing uminom. Hindi ko po alam na malalasing po ako. Wika ni Sylvia sa kanya. Hinarap siya ni Max kaya napayuko siya. I know, pero sana next time kung hindi mo kaya, huwag ka nalang uminom ng sobra. Seryosong sabi ni Max sa kanya. Naintindihan ko po. Salamat po sa paghatid niyo sa akin. Hindi ko na po maalala ang nangyari kagabi pero nakauwi po akong ligtas kaya salamat po. What? Hindi mo maalala kung anong ginawa mo kagabi? Kunot noon na tanong ni Max na nagpakaba kay Sylvia. Sinadya ni Max na kagatin ang labi niya at suyo din siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Sir? Huwag niyo pong sabihin na may nangyari po sa atin kagabi? Kinakabahang tanong ni Sylvia sa kanya sabay yakap sa sarili. Sumambulat ng tawa si Max na parang nababaliw habang hawak ang kanyang tiyan. Pinakiramdaman ni Sylvia ang sarili. Bukod sa masakit na ulo at hinahalukay na tiyan, wala naman siyang naramdamang kakaiba nang magising siya. Hindi kaya minamanyak niya ako kagabi? Bulong ng isip ni Sylvia. Matalim ang tinging ipinukol niya kay Max kaya napatigil ito sa pagtawa. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Ikaw ang may ginawa sa akin kagabi. Muntik mo na akong halikan. Mabuti na lang natanggal ko agad ang kamay mo sa leeg ko.
naiiling na kwento ni Max sa kanya. Lumambot ang mukha niya at pilit na iniisip ang nangyari kagabi. Pero hindi talaga malinaw ang nangyari kagabi. Humakbang papalapit si Max kaya napaatras siya. Kung ako sa'yo, yun ang una at huling beses na iinom ka. Dahil kung hindi, baka hindi lang yun ang gawin mo. And worst, kung hindi kasing gentleman ko ang kasama mo, siguradong nasibak at sinisid ka na. Wika ni Max na ikinainit ng pisngi niya. Salamat sa concern mo, sir. Huwag po kayong mag-alala, hindi na po ako iinom kahit kailan. At sana po, huwag niyo na po akong ipasama ulit sa girlfriend niyo. Dahil ayoko naman po talagang sumama at hindi po ako interesado. Kaya lang ako sumama dahil pinilit niyo rin ako. Maiwan ko na po kayo. Nagmadaling lumabas si Sylvia at naiwan niyang nakangiti si Max sa loob ng kwarto nito. Kinabukasan ay pumasok na ulit si Max. Napatingin siya sa orasan na nasa opisina niya dahil kakatapos lang ng kanyang meeting. Pero naalala niya ang tawag kagabi sa phone ni Bea. Nagdadalawang isip siya kung pupuntahan niya ito, pero sa huli ay nagdesisyon siyang magpunta sa Asia's Hotel para malaman kung kanino makikipagkita ang girlfriend niya. Inabot lang ng 15 minuto, nakarating na rin siya doon. Pumarada siya sa harapan kung saan madali niyang makikita kung sino ang papasok sa hotel. May lumapit na guard sa sasakyan niya, kaya inutusan niya ang driver na ibaba ang salamin ng bintana. Sir, customer po kayo? Tanong ng guard sa kanya. I'm just waiting for someone. Sagot ni Max at magalang na rin itong nagpaalam sa kanila. Maya-maya pa ay pamilyar na sasakyan ang dumating. Hindi siya maaring magkamali. Kotse ito ni Bea. Inabot nito ang key holder sa taga-park at pumasok na siya sa loob. Salamin ang dingding ng lobby kaya tanaw niya mula sa kinaroroonan niya ang pag-upo nito sa sofa. Hindi maintindihan ni Max ang kanyang nararamdaman. Magkahalong galit at paninibugho, pero pinili niya ang maghintay. Ilang minuto pa ang nakalipas ay hindi na niya natiis na tawagan ito. Hello, nasaan ka? Pwede ba tayong mag-dinner tonight? Kunwari tanong ni Max sa kanya nang sagutin ito ang tawag. I'm sorry babe, nagkayayaan kami nila Marga kanina. Alam mo na, night out with girls. Sorry nakalimutan kong sabihin sa'yo. Naikuyom ni Max ang kamao niya dahil sa lantara na kasinungalingan ni Bea. Magsasalita na sana siya ulit pero nakita niya mula sa salamin ang paglapit ng isang lalaki na papasok lamang sa loob ng hotel. At mas nagdugtong ang kilay niya nang makilala ang lalaking yon. Babe, mamaya ka na tumawag. Lobat na ako. Bye! Paalam nito at pinatay na agad ang tawag. Kitang-kita ng dalawang mata niya ang pakikipagbeso-beso nito kay Francis. Inakbayan pa siya nito bago nagtungo sa receptionist ng hotel. Dinahilan lang pala nito si Sylvia para makapunta siya sa birthday nito. Let's go home. Walang emosyon na wika ni Max sa kanyang driver at kaagad naman itong sinunod. Pagdating sa bahay ni Max ay dumiretso siya paakyat sa kwarto. At pabalibag pang isinara ang pinto. Ano kayang nangyari kay Sir Max? Tanong ni Manang Fe nang makita nila ang galit at namumulang itsura nito pagkababa ng kotse. Hindi ko po alam, Manang Fe. Naguguluhan na sagot niya dito. Ay nako, mabuti pa tapusin na natin itong ginawa nating pagtatanim. At dahil puro dumi na yung damit ko. Reklamo ni Manang Fe. Inaayos kasi nila ang garden nang dumating si Max kaya nakita nila ang sandamukal na mukha nito. Katatapos lang maligo ni Sylvia nang kumatok si Manang Fe sa kwarto niya. Nakasuot na siya ng pantulog dahil wala na naman siyang gagawin. Dalhin mo ito sa kwarto ni Max. Mukhang malaki ata ang problema. Wika ni Manang Fe sabay abot sa kanya ng isang platong mani at isang plastic ng beer na nasa can. Ang dami naman po nito. Usisa niya dahil halos mapuno ang malaking plastic ng beer. Hayaan mo siyang magpakalunod. Walang ibang karama yun kundi ang kanyang sarili
at pati ang mga alak na yan. Sige na! Pagtataboy pa nito sa kanya. Wala siyang choice kundi sundin ang sinabi ni Manang Fe. Hingal na umakyat si Sylvia sa second floor at nakaawang na ang pinto ng kwarto ni Max. Come in! Narinig niyang utos ni Max nang kumatok siya. Pumasok siya sa loob at nakita niyang magulo ang kwarto nito. Parang may aso't pusang naglaro sa loob at nagbagsakan pa ang mga gamit. Habang si Max ay nakaupo sa sofa, nakasuot na ito ng puting t-shirt at cotton na short. I'm sorry kung madadagdagan ang trabaho mo, but I can't refrain myself. Wala akong mapaglabasan ng sama ng loob. I caught her cheating on me with Francis. Sambit ni Max na ikinagulat niya. Kaya naman pala umuwi itong sabukot ang mukha, nalaman na pala niyang niloloko siya ni Ma'am Bea. At totoo pala ang lahat ng hinala niya. Okay lang po, Sir Max. At least nailabas niyo po yung galit niyo. Nakangiting sabi ni Sylvia. Ipinatong niya ng maayos ang dala niya at pagkatapos ay nag-umpisa na ring ligpitin ang mga kalat sa kwarto. Habang si Max naman ay galit pa rin at ginawang tubig na ang alak na iniinom niya. Halos 20 minutes din ang inabot bago maayos lahat ni Sylvia ang kalat niya kanina. Ayan, tapos na. Matutulog na po ako. Paalam ni Sylvia. Pipihitin na sana niya ang pinto pero pinigilan siya nito. Pwede mo ba akong samahan uminom? Kahit sandali lang. Pakiusap ni Max sa kanya. Napakamot siya sa kanyang ulo. Please. Sambit ni Max. Sige na nga, pero sandali lang po ha. Wika ni Sylvia na ikinatango ni Max. Pinagbuksan pa siya ng beer nito at naupo siya sa harapan nito. You know what? May mga babae talagang hindi marunong makontento sa kung ano ang meron sila. Wika ni Max sa kanya habang nakasandal ang ulo sa sofa. Bakit niyo naman po nasabi yan? Curious na tanong ni Sylvia sa kanya. I broke up with her. Sinabi ko sa kanya na nakita ko siyang may kasamang iba at hindi niya yun tinanggi sa akin. I feel low and betrayed because of her. Ginawa ko ang lahat sa relationship namin pero nagawa niya pa rin akong lokohin. Mabuti na lang nalaman kong nanlalaki siya. At mabuti na lang nagdalawang isip akong pakasalan siya. Dahil kung hindi, I maybe choose the wrong person. Kwento ni Max sa kanya. Sunod-sunod niyang tinungga ang beer na hawak niya habang nakikinig sa mga kwento ng hinanakit ni Max. Para sa akin, maari tayong makakakilala ng tao sa buhay. Hindi natin malalaman kung sila na ba ang karapat-dapat o dumating lang sila to give us lesson. Malay niyo, may mas higit at karapat-dapat pang babae na darating. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Cheers! Alok niya dito sabay taas ng beer na hawak niya. Sinunod naman siya ni Max kaya masaya ang naging pag-uusap nila. By the way, paano mo naman nasasabi ang lahat ng yun? Wala ka pa namang karanasan sa relasyon. Kunot noon na tanong ni Max sa kanya. Ewan ko, siguro matured lang ako mag-isip. Kailangan po ba magkaroon ka muna ng karelasyon bago malaman ang mga bagay-bagay? Tanong niya na ikinangisi ni Max. Siyempre naman, para may paghuhugutan ka. Natawa si Sylvia sa sinabi nito. Hindi ko alam eh, pero para sa akin, dapat parehas niyong mahal ang isa't isa. Mahalaga na committed kayo at loyal sa isa't isa. Dahil kung sarili niyo lang ang iniisip niyo at hindi niyo iisipin ang nararamdaman ng partner niyo, hindi mag-work out ang relasyon niyo. Paliwanag ni Sylvia sa kanya na ikinaawang ng labi ni Max. Hindi niya akalain na malalim palang tao ang kanilang maid. Napatitig siya sa magandang mukha nito. Simple lang, walang make-up, pero litaw naman ang ganda. Ang sweet ng magiging boyfriend mo. Wala sa sariling sambit ni Max. Nagpatuloy sila sa pag-inuman hanggang sa naubos na lahat ng alak na dala niya.
magkatabi na sila sa sofa dahil lumipat si Max sa tabi niya. Sir, sa tingin ko, kailangan ko nang bumaba. Baka hindi ko na kayanin, gumulong na ako pababa ng hagdan. Magkabukol-bukol na ako. Lasing na sabi ni Sylvia. Bumaling ang tingin ni Max sa kanya na namumungay ang mga mata. Gusto mo ihatid na kita? Tanong ni Max na lasing na rin dahil siya ang umubos ng lahat ng alak. Huwag na po. Sinubukan niyang tumayo pero muntik na siyang matumba. Mabuti na lang nahila ang kamay niya ni Max. Pero diretso siyang napaupo sa kandungan nito. Nagtama ang mata nilang dalawa at napatitig si Max sa mapulang labi ni Sylvia. Hanggang sa unti-unting inilapit ni Max ang kanyang mukha sa mukha ni Sylvia. Napapikit si Sylvia at wala sa sariling tinanggap ang halik nito sa kanyang labi. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon ay may nangyari sa kanilang dalawa. Nagising si Max dahil sa init ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Pagkapanya sa tabi niya ay wala na si Sylvia. Napabalikwa siya ng bangon at nakita niya ang pulang marka ng dugo sa kanyang higaan. Napasabunot siya sa kanyang sarili nang maalala ang nangyari kagabi sa kanila ni Sylvia. Kaagad siyang bumangon at nagpunta sa banyo. Naligo muna siya at pagkatapos ay nagbihi siya ng pambahay na damit. Hinanap niya si Sylvia ngunit hindi niya ito makita. Kahit sa kwarto nito ay hindi niya itong mahanap. Manang Fe, nakita niyo po ba si Sylvia? Hingal na tanong ni Max sa kanya. Si Sylvia? Kakaalis lang. Nagpaalam sa akin na uuwi daw muna siya sa probinsya. What? Where is she? Gulat na tanong ni Max sa kanya upang habulin si Sylvia. Nakita niya itong naglalakad at may bitbit ng dalawang bag ng damit. Sylvia! Malakas na tawag niya dito. Tumigil ito sandali ngunit hindi siya nito nililingon. Sylvia! Bumalik ka dito! Muling tawag ni Max. Mariing napapikit si Sylvia. Hindi pwedeng bumalik siya sa mansyon. Hindi niya kayang harapin si Max. Alam niyang may nangyari sa kanilang dalawa kagabi at ayaw niyang mas magkaroon pa sila ng relasyon ni Max. Mabilis siyang naglakad upang hindi siya maabutan ni Max pero mabilis na tumakbo si Max para habulin siya hanggang sa naabutan niya ito. Kaagad niyang hinaklit ang braso nito. Where do you think you're going? Hingal na singhal ni Max sa kanya. Hindi na napigilan ni Sylvia ang maiyak dahil hindi niya alam ang gagawin niya. I'm sorry, sir. Pero ito ang alam kong tama. Kalimutan niyo na lang yung nangyari sa atin kagabi. At ganun din ang gagawin ko. What? Paano mo nasasabi ang bagay na yan? Sylvia, parehas nating ginusto ang nangyari kagabi. Pero bakit ka aalis? Bakit mo ako iiwan ng ganun lang? Igting ang pangangsinghal niya dito. Dahil alam kong hindi mo ko mahal. Sir Max, mali yung nangyari sa atin kagabi. Nadala tayo ng kalasingan natin at nawala tayo sa ating sarili kaya natin nagawa yun. At dahil ginusto ko ang nangyari, ako na lang ang magpaparaya dahil alam kong mali yun. Ayokong maging kasangkapan mo para makalimutan mo ang girlfriend mo. Marahas niyang hinila ang braso niya mula sa mahigpit na hawak ni Max sa kanya at nagmadali siyang talikuran ito. Pero hinabol siyang muli ni Max at hinila ang kamay niya. Pagkaharap sa kanya ni Sylvia ay siniil niya ito ng halik sa labi. Hindi alam ni Sylvia kung bakit parang nalulunod ang kanyang puso sa galak pero gusto niyang pigilan ang nararamdaman niya na noon pa lamang ay pinipigilan na niya. Ngunit ayaw sumunod ng kanyang puso at nagpaubaya siya sa mapusok na halik sa kanya ni Max. Ilang minuto din na naglapat ang labi nila bago niya binitawan ang batok ni Sylvia. I don't know kung kailan pa nag-umpisa itong nararamdaman ko. At hindi ko rin alam kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero sa maniwala ka sa hindi, the moment I laid my eyes on you,
hindi ka na nawala sa isip ko. Alam kong mali para sa iyo ang nangyari sa atin. Pero para sa akin, hindi ako nagsisisi. At ayokong kalimutan yun, Sylvia. Ayokong umalis ka. Please, huwag kang umalis. I will make it right. Huwag ka lang umalis. Pakiusap ni Max sa kanya. Nagulat si Sylvia sa pinagtapat nito. Hindi niya akalain na pareho pala silang naguguluhan sa nararamdaman nilang dalawa sa isa't isa. Ganon din ang nararamdaman ko, Sir Max. Really? Nakangiting tanong ni Max sa kanya na ikinatango niya. Pero hindi po yun sapat na dahilan para magstay ako. Kakahiwalay mo lang kay Ma'am Bea, di ba? At ayokong maging panakipbutas mo sa kanya. At isa pa, katulong niyo lang ako. Wala akong yaman kagaya ng sayo. Ayokong isugal ang puso ko sa relasyon na hindi ako sigurado. Paliwanag ni Sylvia sa kanya. Hinawakan ni Max ang kamay niya. I know. Pero hindi pa ba sapat na dahilan na gusto rin kita? I will never cross the line again until masabi ko na sa'yo na mahal kita. I don't have plan na gawin kang rebound sa hiwalayan namin ni Bea. Gusto kong burahin na siya sa buhay ko simula ngayon. Sincere na paliwanag ni Max sa kanya. Pero Sir Max, please Sylvia, give me a chance. Please, huwag kang umalis. Pakiusap niya dito. Napabuntong hininga si Sylvia dahil sa pamimilit ni Max sa kanya. Sa huli ay pumayag na rin siyang hindi tuluyang lisanin ang mansyon. Sa paglipas ng mga araw ay mas naging malapit pa sila sa isa't isa. Tinupad ni Max ang pangako niya na hindi na mauulit ang nangyari sa kanila. At tuluyan na niyang nakalimutan si Bea dahil nararamdaman na niya ang umuusbong na pagmamahal niya para kay Sylvia. Hanggang sa aminin na ni Max sa kanyang mga magulang ang relasyon nilang dalawa. Sa una ay tumutol ang kanyang ina, pero nakita nilang nagmamahalan talaga si Sylvia at Max, kaya wala silang nagawa kundi hayaan na ang mga ito. Makalipas ang 3 buwan, ay pinatunayan ni Max ang kanyang pagmamahal kay Sylvia. Naging mas malambing pa ito at masuyo sa kanya. Hindi na rin niya ito tinuturing na kasambahay. Saan ba talaga tayo pupunta, Max? Tanong ni Sylvia sa kanya. Sinama siya nito sa private beach resort at wala siyang kaalam-alam sa plano ni Max. Basta, malapit na tayo. Nakangiting wika ni Max sa kanya. Ramdam niya ang pinong buhangin sa kanyang paa dahil manipis lang ang suot niyang tsinelas. Nakasuot siya ng maxi dress na hanggang talampakan. At nakalugay ang mahaba niyang buhok na dinadala ng malamig na hangin hanggang sa tumambad sa kanya ang malaking balsa na may katamtaman na laking kawayan na cottage. Anong gagawin natin dyan? Tanong ulit niya dahil nababasa na ang kanyang paa at umaabot na sa tuhod niya ang tubig dagat bago marating nila ang balsa. Pag-akyat nila ay tumambad sa kanya ang loob ng cottage na yari sa kawayan. May isang papag ito na may manipis na kutsyon at maraming bulaklak na rosa sa bawat paligid nito. May mesa din at upuan. Hinila niya si Sylvia sa harapan ng cottage at hinarap sa kanya. Sylvia, I want to marry you. Sambit ni Max na ikinagulat niya. Kaya mo ko dinala dito para sabihin yan? Natatawang sabi ni Sylvia sa kanya. Unti-unting lumuhod si Max sa harapan niya. Saksi ang lawak ng karagatan na nasa harapan natin ngayon kung gaano kita kagustong pakasalan. Kaya Sylvia, will you marry me? Nanlaki ang mata ni Sylvia nang makita niya ang singsing na dinukot nito sa bulsa. Max, sigurado ka na ba? Nag-aalangan niyang tanong dito. Yes, I love you so much and I want to marry you. Please answer me now. Will you marry me? Nangingilid ang luhang tanong ni Max sa kanya. Hindi na napigilan ni Sylvia ang sunod-sunod na pagdaloy ng kanyang luha. Yes. Yes, Max.
Magpapakasal ako sa'yo. Nakangiting sagot ni Sylvia sa kanya. Nagmamadaling sinuot ni Max ang singsing sa kamay nito at kaagad siyang tumayo. Mahigpit na niyakap niya si Sylvia. Thank you. I love you, Sylvia. Wala nang ibang babae akong mamahalin kundi ikaw. Wika ni Max sa kanya. Humiwalay siya ng yakap at pinagmasdan ang luhaang mukha nito. Pinahid niya ng kanyang daliri ang luha nito sa pisngi at hinawakan ni Sylvia ang kamay niya. I love you too, Max. I love you too. Siniil niya ng halik sa labi si Sylvia at nagpaubaya naman si Sylvia sa gusto niyang mangyari. Hanggang sa sabay nilang pinagsaluhan ang sandali, nakapiling nila ang isa't isa. Walang may alam sa kung anuman ang mangyayari pa sa hinaharap. Pero nangako silang dalawa na kahit anuman ang mangyari, ay sabay nila itong lalagpasan ng magkasama.